Hello mga gaw, King Hearts TV here. At nandito na naman tayo ngayon dahil meron na naman tayong panibagong tutorial na gagawin. Wow! Siyempre, alam nyo na kung anong gagawin natin dahil obvious. Nakita nyo naman sa title natin dyan. Mag-CBT cleaning tayo ngayon. So alam nyo na kung bakit tayo mag-CBT cleaning. Siyempre, para linisan natin yung kaloob-looban. Alam nyo naman siguro kung gaano ka-importante ang CBT cleaning. Napaka-importante yan sa motor natin. Kasi ang gagawin natin dyan ay siyempre malinisan natin yung kaloob-looban itong ating motor, yung kanyang mga torque drive, yung mga belt, at para din ma-check natin yung sa loob nito kung palitin na ba yung flywheel, yung torque, yung belt. So marami pa sa loob nito. So pati na rin itong kanyang filter. So matingnan na rin natin para hindi tayo delikado sa daan, kasi malay natin baka may sira na sa loob. At para malinisan natin yan, para yung takbo niya smooth pa rin. So yan ang dahilan kung bakit tayo mag-CBT cleaning. So para mas ma-maintain nyo ang kalinisan o ang takbo na inyong motor, so mas maganda mag-CBT cleaning kayo pag yung 3,000 odo na yung takbo nyo, o di kaya 5,000. Ito nga yung sa akin, yung unang CBT cleaning ko is 35K. So marumi na sa loob, pero goods naman, okay naman lahat. Hindi papalitin lahat, okay pa gamitin lahat. Pero ngayon, umabot na tayo ng 50K udo. So syempre, maglilinis na lang tayo ulit para ma-check natin. Mas maganda every 3K o 5K udo, mag-CBT cleaning ka na. Pero syempre, kung pupunta ka pa sa shop para magpa-CBT cleaning, eh mas maganda ikaw na lang ang gumawa para wala ka ng gastos. Kasi kung magpa-CBT cleaning ka, gagastos ka pa. Hirap hanapin yung pira ngayon. So mas maganda ikaw na mismo yung mag-CBT cleaning sa motor mo. So ngayon, andito ako ngayon para ituro ko sa iyo kung paano mag-CBT cleaning para mas maganda at mas safety ka at mas maayos yung motor mo, ikaw mismo ang gumawa. Wow! So syempre, ituturo ko sa inyo yan ngayon. Step by step tutorial. Yung pagpapa-CBT cleaning kasi is para din yung relasyon mo mga gaw, na kailangan mong i-check yan. Kailangan mong i-check yung relasyon nyo, kung okay pa ba, healthy pa ba, maganda pa ba ang takbo ng relasyon nyo. Kasi kung hindi, so kailangan yung pag-usapan kung ano ang dapat ninyong gawin. Para magkaintindihan kayo sa mga gagawin nyo sa isa't isa. Para yung relasyon nyo is tuloy pa rin. So ganun lang yan mga gaw. Ganun din sa motor, i-check natin kung okay pa ba yung takbo. Okay pa ba, maganda pa ba lahat ng nasa loob? Wala pa bang problema? So sa relasyon nyo, ganun din. Kung wala pa ba kayong problema. Kasi kung magkakaproblema na kayo, iwan nyo na. Hindi ba't sabi mo, hindi mo ko iiwan? Di pa pabayaan na ako'y mag-is. Hindi mga gaw, joke lang. So ano pang hinihintay natin mga gaw? So tara! So ayun mga gaw, syempre unang-una natin gagawin is buksan muna natin to. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, buksan natin yan. So meron tayong gamit dito, mga T. Ayan. So buksan natin yan. So ayun mga gaw, bago nyo matanggal yan is tanggalin muna itong filter. Ayan, mayroon lang syong bolt dito sa ilalim. Kasi hindi yan matatanggal kung hindi mo ito kukunin. O merong bolt yan, dalawa lang dito. Ayan. So dapat kailangan tanggalin mo muna to para matanggal to. So tanggalin natin to mga gaw. So ayun na nga mga gaw, natanggal na natin. So meron siyang mga bolt dito. Isa. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, at saka walo. So walong bolt mga gaw. So natanggal na natin siya. So kukunin na natin to. Ayan. Ito na mga gaw, yung mga gamit niya. So tingnan mo naman mga gaw, hindi pa siya ganoon ka dumi. So ayun mga gaw, tanggalin natin tong dalawa. So syempre uunahin natin to. Ito yung gamit natin, number 17. So ganoon din yan dito mga gaw, 17 din yan. So ayan mga gaw, tanggalan natin to. So ngayon naman, ito naman yung tatanggalin natin. So sa pagtanggal natin ganito mga gagamitan natin ang Y-tools.
Ayan mga gaw, ito yung ating white tolls. Bakit siya white tolls? Kasi forma siyang Y. Ayan, no? Y. So, para alam nyo kung paano ito gamitin mga gaw, is ito yung ilagay nyo dyan para malock siya, para hindi siya iikot. So, kasi kung hindi mo lagyan ng white tolls, hindi siya matatanggal gaya nito. O, ayan. O, iikot lang din siya, pati ang gulong, iikot lang. Ayan. So, ganyan ang pagtanggal, pero hindi siya matanggal. So, kailangan mo itong lagyan ng lock. So, ang lock niya is itong white tolls. Pag ganyan. Para pagtanggal mo, pag ikot mo, hindi siya, hindi ito iikot. So, ganyan ang pagtanggal. Ayan, natatanggal na siya magaw. Ayan. Ito yung lock niya. So, ngayon mga gaw, pwede niya munang tanggalin ito, pati yung belt. Ayan. So, ayan, natanggal na lahat. Ayan. So, ayan mga gaw, tanggal na siya. So, hindi pa, madumi na siya. Ayan, tingnan nyo. Lagyan natin ang ilaw, ayan. Madumi na siya dito. Ayan. Tapos, medyo kalawang na siya. Medyo kalawang na siya kasi na dry na yung kanyang grasa. O, gaya nito mga gaw. Lapit na siyang makalawang. Ayan. Kasi nga, yung grasa niya, nag-dry na. Ayan ang dahilan. So ngayon, linisin natin yan. Tapos, lagyan natin ng grasa. So ito ngayon mga gaw, yung kanyang mga gamit. Sa loob ito. Yung kanyang flyball. Ayan. So, lilinisin natin yan lahat mga gaw. Ayun mga gaw, lilinisin natin yan lahat. So, ang gamit lang natin is sabon at saka tubig. Kasi wala naman siyang ganong grasa. Kasi yung grasa niya is na-dry na. So, hindi mo na kailangan ng gasolina. Kung marami siyang grasa, pwede gasolina ang ipanglinis mo. Tapos, linisin mo din ng tubig at sabon sa huli. Pero ito wala na, na-dry na, naubos na yung grasa niya. Oh. Dry na. Kaya pwede na to sa sabon. At saka tubig. Ayan. Gamit ko is Sorb Active Clean. So, kahit anong ilinis nyo dyan, pwede magaw. So, lagyan lang natin ng sabon. At saka tubig. So, lagyan natin ng tubig. Ngayon mga gaw, meron na siyang tubig. So, ilagay na natin ito lahat dito sa tubig para malinisan na yan lahat. Few moments later. So ayun mga gaw, tapos na nating linisan. Ayan, niano na natin. Banlawan na natin ang tubig. So ayan na yan lahat. Ayan, so okay na yan lahat. So ngayon dito naman tayo mga gaw. So syempre ang gawin natin ito is isprayan natin ito ng sabon. Ayan. Kita nyo yan mga gaw, sabon yan. So yan yung panglilinis natin. Ayan. A few minutes later. So dito naman tapos na rin tayo maglinis. So pero basa pa siya. So hintayin natin at muna nating mawala yung mga basa niya. Mag-dry siya ng konti. Ngayon mga gaw, sa pagbalik diyan kailangan mo ng grasa. High temperature grease. Ayan. Lagyan mo lang mga grasa yan. Ayan. Itong mga to lagyan natin ng grasa. Ayan. Pati rin ito. Ayan. Ayan mga gaw, binalik na natin. Nilagyan na natin ang grasa sa loob niyan. Kita nyo? So itong part na to, huwag nyong lagyan ng grasa kasi dito natin ilalagay yung kanyang belt. So ilagay na natin yung iba. Ngayon mga gaw, nabalik na natin. Ayan. So ngayon mga gaw, ibalik na natin lahat para maayos na natin. Ayan. So ayan mga gaw, nabalik na. So syempre sa pagbalik nyan, kailangan natin ng white tolls pa rin. Ayan. Kailangan pa rin natin ng white tolls at 17. So babalik natin. So ayan mga gaw, nabalik na natin lahat. Yung kinuha natin ganyan, yung nilabas natin sa loob nyan, nabalik na natin lahat. So
So ayun mga gaw, tapos na tayong nagpalit ng ply ball at nag-CVT cleaning. So isa lang yan silang dalawa. So okay na mga gaw, yung tunog niya okay na rin, smooth na rin. So ayun mga gaw, salamat sa panonood. So kung interesado kayo na panoorin, ulit-ulitin nyo lang para malaman nyo kung paano mag-CVT cleaning o magpalit ng ply ball. So ngayon itong ply ball na gamit ko is 19 grams. Kasi yung gulong ko naman is 120-90 na yan, napakalaki na yan. So nagpalit ako ng 19 grams. So yun lang mga gaw, salamat.